Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawa. Huwag na po tayong lumayo at maghanap ng mga halimbawa or examples sa message ng Ebanghelyo sa umagang ito o sa araw na ito. Sila, no? And they have much money at they are being shielded by even people who used to be in power. Diba? Hindi sumusunod sa batas. Even people in the Senate would defend them. They are false prophets. And it's so bad that, people who do not know how to discern, follow them. Meron ding isang napakalaking relihiyon. Pangalan nga ng kanilang simbahan ay merong pangalang Kristo. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ is the Son of God. So what is the problem? In other words, nahihirapan ang kanilang mga followers when it comes to discernment. When you say discernment, sabi nga sa ating Ebanghelyo, tingnan ninyo, baka ang inyong sinusundan ay hindi naman talaga sheep, kundi mga lobo or wolves, ravenous wolves. So in other words, sila ay nanloloko. Even during the time of Jesus, hindi ba ang mga, well, official experts ng pagiging Jew ng Israel ay yung mga Pharisees and scribes. And they were taking offense at what Jesus is saying. Jesus was also a prophet. And as a prophet, kagaya rin noon sa Old Testament, he had to suffer the consequences. Kaya nga siya namatay sa krus. Kaya it's very important for us in our own time to practice discernment. Ano ba yung discernment? Discernment of spirits. Ano ba yung nasa harap kong phenomenon or pangyayari? Sino ba itong aking sinusundan? Kahit o kaming mga pari, we are here in the pulpit preaching to you. And pwede niyo sabihin, si Father Roland kaya, is he a true prophet or a false one? Saan makikita yan? Sa iginagawi ng isang pari. Titingnan natin hindi lang sa ating mga salita, sa aking mga salita, kundi sa aking iginagawi. Kung makikita ninyo, ang aking sinasabi dito ay kakaiba sa aking inaasal, eh, siyempre, pag diniscern ninyo, hindi siya mabuting propeta, hindi siya mabuting preacher. But all of us, hindi lamang mga pari o mga taong simbahan, kahit naman tayo, kayo, ay mga taong simbahan. And we are going to be judged not by anything external to us, but by what fruits we show in our lives. Kung tayo ay nagsisimba araw-araw, halimbawa, tayo ba ay mabait? Tayo ba ay mapagbigay? Tayo ba ay mapag-unawa? Yung mga taong nagsasabi na ang abortion ay okay o yung divorce ay okay, di ba? May mga movements tayo in developed countries. My body, my choice. Never mind the innocent blood that will, you know, that will be killed or murdered. Again, we have to ask the Lord for the true spirit of discernment. Maraming bagay sa ating paligid ang nangyayari na kailangan talagang mag-isip ng totoo. Ano ba talaga pwede nating suriin? We have to pause for a few moments and see, tama po ba ang sinasabi nitong taong ito? Tama po ba ang kanyang itinuturo? Kahit ho kami, we also practice yung discernment na tinatawag, kahit yung mga novisyo namin, mga bagong novisyos, they have 1 year to discern kung kanilang bokasyon nga ba ang pagpapari at ang pagiging Dominican. Perhaps many of you have been through some kind of discernment too when you were choosing your spouses, di ba? Siya na ba talaga para sa akin forever? So nag-iisip tayo binigyan ng Panginoon ng sariling o angking lakas at talino to practice discernment. Huwag nating kakalimutan yun. Huwag tayong susunod-sunod na lamang na nagtuturo halimbawa ng tinatawag nating prosperity religion.
na tayo ay uunlad, mawawala ang ating mga paghihirap kapag tayo sumunod sa isang leader that promotes prosperity religion. Hindi yan ang sinabi ng Panginoon. Di po ba? Anong sinabi ng Panginoon? Anyone who wants to follow me must carry his cross. O pagka sinabing papasanin ng cross, merong paghihirap na mangyayari. Sinabi ba ng Panginoon, if I will stand here in the pulpit and say, let us destroy our enemies, let us shoot them all. Hindi pwede. Kahit anong offense sa atin, anong sinasabi ng Panginoon, love your enemies. Kung ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Kaya nga, mahirap mong maging Kristiyano. Because we are being observed too. As we observe others or the things that are happening around us, we are also being observed. Aber, tingnan nga natin kung ano ang outcomes, ano ang resulta ng buhay ng isang Katoliko. Tama bang ipinapakita niya? Sang-ayon ba sa itinuturo ng Panginoong Jesus ang kanyang sinasabi at ang kanyang isinasabuhay at asal?